Top 10 Deadliest Sniper sa buong mundo. Number 10. Francis Pegomagabo. Si Francis Pegomagabo ay ang pangsampu sa listahan ng mga sniper na may pinakamaraming na-verify na pagpatay. Siya ang pinaka-pinalamutian na katutubong sundalo sa kasaysayan ng militar ng Canada at ang pinaka-epektibong sniper ng World War I, gamit ang much-maligned Ross Rifle. Siya ay pinarangalan na pumatay ng 378 Germans at nakakuha ng 300 higit pa sa oras na siya ay na-discharged, na humawak sa rango ng Sergeant Major at natanggap ang 1914-1915 Star, British War Medal, at Victory Medal. Number 9. Stepan Petrenko. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang Unyong Sobyet ay may mas mahusay na mga sniper kaysa sa ibang bansa sa mundo, at isa na rito si Stepan Petrenko. Ang kanyang 422 na kumpirmadong napatay ay isang monumento sa kanyang personal na pagmamarka, at sa programa ng pagsasanay ng Sobyet na nagbigay daan sa kanya na gawin ito. Kinawaran siya ng parangal na HSU o Bayani ng Unyong Sobyet, na siyang pinakamataas na pagkilala sa Unyong Sobyet para sa mga heroic feat at serbisyo sa USSR, para sa mga sharpshooter nito na nagserbisyo ng walang putol kasama ng mga regular na puwersa, sa mga sitwasyon ng labanan ng higit kaysa sa ibang mga bansa. Bilang resulta nito, ginawaran siya ng parangal na HSU o Bayani ng Unyong Sobyet, na siyang pinakamataas na pagkakaiba sa Unyong Sobyet para sa mga heroic feat at serbisyo sa USSR. Number 8. Fedir Dyuchenko. Si Fedir Dyuchenko ay isinilang sa Ukraine at na-enlist sa Red Army noong 1942, kaya siya ang ikawalo na pinakamaraming na-verify na napatay na sniper sa kasaysayan. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, siya ay mabilis na na-deploy sa front line sa Leningrad, kung saan mabilis siyang natutong magtiyaga. Sa kanyang paghahanap para sa mga target ng Nazi, nakatagpo siya ng ilan sa mga pinakamapanghamong terrain at kondisyon ng panahon. Pagsapit ng Disyembre taong 1942, si Fedir Dyuchenko ay nakapagtala ng 220 kumpirmadong pagpatay, na nakahuli sa ilang mga unit ng Aleman na hindi nakabantay sa araw ng Pasko. Si Fedir Dyuchenko ay nagretiro na may 425 na kumpirmadong pagpatay at nabigyan ng mataas na pagkilala bilang bayani ng Unyong Sobyet noong 1944. Number 7. Fyodor Oklopkov. Si Fyodor Oklopkov, isang Soviet sniper na nakredito sa 429 na pagpatay noong World War II, ay nasa 7th pwesto. Ang kanyang napiling sandata ay isang Soviet Mosin Nagant 1891-30 sniper rifle na may pedoscope. Siya ay hinirang para sa pamagat na bayani ng Unyong Sobyet noong 7 Hunyo 1944 dahil sa pagpatay sa 420 na kaaway na sundalo, kasunod ng pagkamatay ng kanyang kapatid sa digmaan, nagalit si Oklopkov at nangako na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagkumpleto ng pagsasanay sa sniper at pagpatay sa 429 na katao noong World War II. Number 6. Ivan Kolbertinov at Lyudmila Pavlyuchenko. Si Ivan Kolbertinov ay nasa pang-anim. Bagamat kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa buhay ni Ivan Kolbertinov bago o pagkatapos ng digmaan, ang kanyang mga nagawa kasama si Mosin Nagant noong 1891 ay nagbibigay katwiran sa kanyang pagkakasama sa listahang ito. Si Lyudmila Pavlyuchenko ay isang kilalang kilala na babaeng sniper sa Unyong Sobyet. Ito ay nagtala ng 487 na pagpatay na naging dahilan upang siya ay hirangin na isa sa mga pinaka-deadliest na sniper ng World War II. Number 5. Nikolai Lyon. Si Nikolai Lyon ay isa sa mga nangungunang sniper ng Sobyet noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kinawaran ng titulong bayani ng Unyong Sobyet noong 8 Pebrero 1943 para sa kanyang unang 216 na pagpatay, sa oras na siya ay napatay sa aksyon sa huling bahagi ng taong iyon ang kanyang bilang ay umabot sa 494. Number 4. Ivan Mikhailovich Sidorenko. Si Ivan Mikhailovich Sidorenko, isang opisyal ng pulang hukbo at isang bayani ng Unyong Sobyet na nagsilbi noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay ang ika-apat na pinakanapatutunayang deadly sniper sa kasaysayan. Isa siya sa pinakadakilang Soviet sniper sa digmaan, na may 500 na kumpirmadong pagpatay, nagsilbi siya sa unang Baltic Front sa pagitan ng 1941 at 1944, sa panahong iyon ay gumamit siya ng mga incendiary round upang sirain ang 3 German tractors at 1 tanke.
Matapos magtamo ng matinding sugat sa Estonia, ginawaran siya ng kilalang titulo ng bayani ng Unyong Soviet noong 1944. Si Sidorenko ay isang major nang huminto siya sa serbisyo. Number 3. Vasiliji Kabotsyantirads. Si Vasiliji Kabotsyantirads ay nasa ikatlong ranggo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, si Vasiliji ay isang kilalang sniper ng Soviet na nagsilbi mula 1941 hanggang 1945. Pinatunayan niya ang kanyang sarili noong labanan sa Stalingrad, kung saan gumamit siya ng sniper rifle upang kumatay ng 60 sundalong Aleman. Noong Oktubre taong 1942, nagkaroon siya ng kabuuang 81 na pagpatay, at noong Hunyo taong 1944, nagkaroon siya ng personal na marka na 221 at itinuturing na pinakamahusay na sniper sa 43 hukbo. Siya rin ay nakredito sa 534 na na-verify na mga pagpatay sa panahon ng digmaan. Para sa kanyang magiting na pagsisikap, 2 beses siyang pinagkalooban ng titulong bayani ng Unyong Soviet, ang medalyang gintong bituin, 2 beses sa Order of Lenin, 2 beses sa Order of Red Banner, 2 beses sa Order of Patriotic Fight, at Order of the Red Star. Number 2. Simo Heha. Si Simo Heha ay isang Finnish military sniper noong World War II na gumamit ng Finnish-made M2830, isang variation ng Mosin Nagant rifle, sa panahon ng Winter War laban sa Soviet Union noong 1939-1940, siya ay pinaniniwala ang pumatay sa pagitan ng 505 at 542 na tao. Sa panahon ng digmaang taglamig, isa sa pinakamataas na bilang ng mga sniper na pumapatay sa anumang malaking labanan. Napatay ni Simo Heha ang karamihan sa kanyang mga target sa loob ng wala pang 100 araw, na may average na 5 pagpatay bawat araw sa karaniwan sa panahon ng taglamig kapag may mas kaunting oras ng araw. Para sa kanyang bahagi sa pagtatanggol sa Finland, ginawaran siya ng Krus ng Kalayaan, Krus ng Labanang May Kulay, at Medalya ng Kalayaan. Number 1. Abdurrasul Zeren. Si Abdurrasul Zeren ay isang Iranian sniper mula sa digmaang Iran-Iraq na kilala bilang pinakamahusay na sniper sa mga modernong digmaang pandaigdig, na may record na 700 kumpirmadong pagpatay kasama ang kanyang Dragon of SVD. Hindi mabilang na buhay ang nailigtas ni Zeren sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng kanyang tumpak na pagtukoy at naging bayani sa kanyang mga kasamang Iranian. Isa siya sa mga sniper ng Revolusyong Iranian na nagkaroon ng higit sa 2,000 eksaktong shoot ng walang anumang pagsasanay bago sumali sa mga tropang Iran. Kaya naman tinanghal si Abdurrasul Zeren na nangungunang deadly sniper sa kasaysayan.